Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung first time mo sa aking YouTube channel, by the way, my name is Fritz Suniga. And kung first time mo nga, huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aking upload sa darating na mga araw. Kung kailan man yan, dahil ang tagal ko nang hindi nakapag-upload ng video. 2 months na ata. So, sa video ito, tatry kong maging matulungin at tatry kong maging isang effective na teacher sa inyo dahil ibang-iba to sa mga video ang aking ina-upload dito sa YouTube. So, sana'y makatulong ako sa mga nagbabalak mag-take ng IELTS exam at sa mga nagbabalak na mag-retake ng IELTS exam. So, kung gusto mong makapasa ng IELTS on your first attempt, keep on watching and sana may mapulot kang mga tips. So, ano nga ba itong IELTS? So, ang IELTS is short for International English Language Testing System. So, isa siyang exam about the English language for different subtests: listening, reading, writing, and speaking. So, itong IELTS ay isa sa mga requirements ng mga English-speaking countries kung gusto mong mag-abroad sa mga ito, like US of A, Australia, United Kingdom, or Canada. Ang IELTS is sometimes one of the hindrances. If not one, it's the only hindrance ng ibang mga Pinoy na nasa Pinas na gustong mag-abroad dahil hindi nila may pasa-pasa itong IELTS. Ako, hindi naman sa pagmamayabang, inaipasa ko siya in one take. So, napakasaya ko nun at thankful ako. Feeling ko sinerte lang talaga ako that time. Pero kaakibat ng pagiging swerte, sobrang nag-prepare din naman ako at nag-review ng mabuti before I took the exam. Yun, sana in this video, matulungan ko kayo at i-share ko sa inyo yung aking experience about the actual exam. At magbibigay na lang ako ng iba't ibang tips in each of the subtest. Hindi ko naman sinasabing sobrang galing ko sa IELTS. But start na natin. So, ang first general tip. So, magbibigay muna ako ng general tip sa inyo. So, ang first tip ko mag-enroll kayo sa isang review center. Yun po ang ginawa ko. Yeah. So, hindi po ako ganun ka-confident na mag-self-study. Alam ko marami ng mga resources online and may mga libro na rin na pwedeng mag-guide sa inyo at magturo about IELTS. Mas gusto ko yung may magtuturo, parang mas magre-retain yun sa akin. Kasi advantage din yung mag-enroll ka sa isang review center kasi yung mismo magtuturo sa iyo ay may mga experiences at naipasa nila yung IELTS. Kasi yun nga, isa sa mga requirements nila, I think, para maging instructor. Parang trinay ko din yan noon eh. Para maging instructor ka ng IELTS review center, dapat nakapasa ka ng IELTS at meron kang band score na I think 9 na one of the subtests nga, 'di ba? Ang taas ng standards nila, grabe, kaya hindi ko 'yun na-meet. Hindi ako naging instructor. Joke lang. Actually, nung college kami, isang trivia lang, isa sa minor subject namin noon is purely about IELTS. So, hindi ko na 'yun binasa ulit kasi nung nag-take ako ng exam, nung nag-decide akong mag-IELTS, 3 years na rin 'yun. So, hindi ko na binasa yung librong 'yun kasi ang alam naman natin, nag-update lahat ng mga instructions or mga general rules nung kahit na anong institution pa yan. So, like IELTS, alam kong mag-change sila. So, kailangan kong i-update yung sarili ko. Instead of reading those materials noon from college, nag-enroll na lang ako ng IELTS. Nag-enroll na lang ako sa isang IELTS review center, which is 9.09er IELTS Review Center. Alam niyo yan, kasi sikat na sikat yan ngayon. At kahit noon, sikat na yan. So, yun po yung aking review center. So, hindi po yun sponsored nito. Pero sa pag napanood nila itong video ito, baka naman may mga pakimkim kayo dyan. At napagaling po nila. So, matutulungan nila kayo ng mabuti dyan sa review center na yan.
At I think advantage din yon kasi sometimes yung mga review center na yun, may mga ka-team up silang mga exam providers. So may dalawa lang naman akong major na alam ng exam providers. It could be the British Council or IDP. Yan, so nag-take ako ng exam, British Council po yung nag-provide nung exam ko. So yun, actually yung review center na rin ang nag-ayos nung pagbubuk ng examination. So isa ring advantage yun. Pwede na sila ang mag-process nung booking ng examination mo at wala ka nang intindihan, basta magbayad ka na lang sa kanila nung exam. And speaking of bayad for the exam, shout out sa aking nanay and sa aking kapatid na nagpautang sa akin noon para makapag-take ako ng exam, dahil naupos na yung pera ko noon na aking inipon para makapag-enroll po sa review center. Kasi sa totoo lang, ang baba po ng sahod namin noon. Yun, isang trivia pa pala. Habang nagre-review ako, nag-work din ako at the same time. So full-time staff nurse ako sa isang hospital and nagre-review pa ako during my day off. So yan, gigising ako ng maaga during my day off kasi ang biyahe ko is 2 hours lang naman. And mag-i-start yung review ng mga 8 o'clock. So yon, tapos uuwi ako ng gabi na at bibiyahe ulit ng 2 hours. And kinabukasan, mag-duty ulit. Yun po ang ginawa kong mga sakripisyo noon. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ako. Depende yan sa inyo kung mapagsasabay nyo yan. Actually, nung sa akin, nung malapit akong mag-exam, nag-apply din ako ng leave from work para makapagkaroon ako ng intensive kind of review bago ko mag-book ng exam. So, nakakatuwa nga nung mismong nag- leave ako, doon pa ako nagkasakit. Magbubook na rin sana ako ng exam ko noon, pero dahil nagkasakit ako, hindi ko muna tinuloy yon. Which leads us to my number 2 general tip. So bago ka mag-take ng exam, dapat prepared ka in all aspects of your life. Like mentally, hindi lang mentally, dapat emotionally, physically, physiologically, ano pa ba, spiritually yan, of course, importante yan, socially, psychosocially, anatomically, ano pa ba, lahat na ng mga ali-ali na yan. So, kidding aside, dapat prepared ka. So, yeah, like nga nung nangyari sa akin, nagkasakit ako, so hindi ko tinuloy yung exam ko, kinansel ko at nagpa-rebook ulit ako. February noon yun eh, so ang next exam date is May. So ang tagal noon, so February, March, April. So parang 2 months pa akong nakapag-prepare para sa mismong exam ko. And yun, thankful naman. And luckily, naipasa ko yung exam ng isang take lang. So I think it's a sign from up above na wag mo na akong mag-take noon noong February kaya nagkasakit ako. At yun, might nagkaroon ako ng time to rin na makapag-review pa at makapagpahinga from work na rin and from review, kasi nga pinagsasabay ko noon, kaya rin siguro ako nagkasakit noon. So yun, so dapat prepared ka bago ka mag-take ng exam. So para maging prepared ka, number 3 general tip, do a lot of practice. So mag-practice ka ng listening, reading, writing, and speaking. So sa review center na yan, sa mga review center na yan, mag-provide sila ng mga materials na pwede mong gamitin. So for the listening, pwede silang mag-provide ng CD na pwede mong pakinggan at mag-take ng exam sa bahay mo on your own. Pwede yon. May mga libro din sila na pwede mong hiramin actually para matulungan ka sa pagre-review mo kung hindi ka man maka-attend ng mga review classes nila. So magpunta naman tayo sa mga sub-tests. So bibigyan ko kayo ng mga tips na aking mga natutunan during my review and share ko yung experience ko sa inyo nung nag-exam ako. On the first day, nandun yung listening, reading, and writing. Ewan ko na lang kung anong format ngayon, pero nung sa amin, ganun yung 2 days yung IELTS exam. So on the first day,
yun yung listening, reading, and writing, and on the second day, yun yung speaking. So on the first day pa lang talaga is mapapalaban ka na ng todo-todo kasi tatlong sub-test yun at hindi nila dinivide like two sub-tests per day. Ewan ko ba din nila ginawa yun. Sana ganun na lang. First one, ang listening. Yan, but parang baliktad siya sa camera. Ayan. Sana tama yung spelling ko, no? Listening. So, sa listening subtest, eh, may ipaparinig sa inyong mga conversations. Or may lecture, may nagsasalita. Tapos, makikinig ka lang, as the term implies listening. So, makikinig ka lang. Tapos, may paper silang ibibigay sa iyo. Nandun yung mga questions. Yung order ng questions, eh, yun din ang order ng answers na lalabas sa si speaker. Diba? Yun. Nag-gets nyo ako? Basta yun yun. So, kung hindi mo narinig the first time yung sagot, wala na. Parang hindi mo na siya masasagot kasi nga hindi nila i-playback yung tape. So, dapat makinig ka ng mabuti. So, isa sa mga challenges dyan sa listening is yung accent. So, may iba't ibang klase ng accent. Aware naman kayo dyan. So, may British accent, American accent, and Australian accent, and of course, Filipino accent. Hindi yun kasama. Pero may Filipino accent, di ba? So, kasi yung nag-provide ng exam ko noon is British Council. So, obviously, ang accent is British accent. Naglalaroan ko din yung accent na yan, ginagaya-gaya ko. Kasi dahil dyan sa Harry Potter na yan. Kasi ang ganda ng accent nila, di ba? So, para ma-practice yung tenga nyo sa sa accent, eh, manood kayo ng mga videos, ay ng mga movies, rent ka pala ng mga DVDs yun, kasi magastos din kaya hindi ko yung ginawa. So, ang ginawa ko that time, kasi sa review center nga, di ba, may ipoprovide silang mga examples ng mga listening questions. Parang CD silang binigay noon sa akin at sinave ko yung sa aking phone. Tapos, pag wala akong ginagawa, pag nagbibahay ako, eh, naka-headset lang ako, at pinapakinggan ko yon, piniplay ko yung listening conversations na yon. Pero hindi ko muna sinasagutan yung questions, basta para lang masanay yung aking tenga at yung aking brain sa pakikinig ng iba't ibang klase ng accent. Isang tip din, maglinis-linis din ng tenga. Magbawas ng mga earwax dyan sa tenga para yung sound waves makapenetrate ng mabuti sa iyong eardrums. Wow, dami ng sinabi. Makapenetrate dyan sa from the outer ear to middle ear to the inner ear to the vestibular cochlear and the brain. Yan, hanggang sa ma-interpret ng iyong brain. Ang next one naman is reading. Baliktad talaga siya. Pero I think mako-correct naman yan pag nag-edit na ako. So, sa reading, as the term implies reading, so magbabasa ka ng mga kwento, ay mga passages. So, mahahaba yan ng mga passages. So, ang tip ko dyan is, actually, hindi ko na maalala kung anong style ko noon. Kasi may iba't ibang style yan, eh, diba? Parang sa college lang din yan. So, hindi ko alam kung binabasa ko muna yung buong passage tsaka ako nag-jump sa questions or binabasa ko muna yung questions at kumukuha ako ng mga keywords. Inistock ko sa brain ko tapos habang nagbabasa ako ng tapos after that, habang binabasa ko na yung passage, parang may remember siguro ng brain ko yung mga keywords na yun at guguhitan ko at makikita ko na yung answer. Hindi ko alam kung paano na yung approach ko noon sa reading. Ano ba yan? Napaka-reliable ko po no, na isang nagbibigay ng tip. Pero ang pinaka-tip ko lang kasi talaga sa inyo is mag-practice kayo na mag-practice sa reading. Yun na lang talaga, napaka-safe. So, mag-practice kayo. And habang nag-practice kayo, doon nyo makikita yung mahanap yung style nyo. Kung paano yung sasagutan yung sa reading. Kasi grabe, sobrang haba po ng mga passages at may time limit din yan. So, kung hindi mo natapos, wala na. Sayang naman yung mga items na sana nasagutan mo.
kung nabasa mo lang lahat ng passages. Kasi talagang ma-overwhelm ka. Pag una mong makikita yung reading test, grabe, ang haba. Parang imposible na masagutan mo at mabasa mo yon sa ganong oras lang. Ang alam ko, mga 5 pa yon ng mga passages na ang haba. Kasi sa reading, may mga terms sila na sometimes ay napakalalim. So, ang advice ko sa inyo, magbasa kayo ng mga newspaper, ng mga novels. Tapos, kung may mga words kayo na hindi alam doon, tingnan nyo agad yung meaning sa dictionary. Tapos, hindi ko lang sinabi, i-memorize nyo lahat basta magkaroon lang kayo ng idea. Intindihan nyo naman din yung meaning ng word na yon kung hindi kayo familiar sa word na yon sa mismong sentence, di ba? Sa sentence construction. Yun, parang may clue na doon kung ano yung ibig sabihin ng word na yun. Kung hindi nyo man maintindihan yung word na yun at first time yung makita yon. So, huwag kayong mag-focus doon ng masyado kasi sometimes parang nagiging parang distraction tuloy na, ala, ano na ba yung ibig sabihin nito? Huwag ganun kasi parang ang reading naman kasi is parang questions lang na maghanap mo rin yung sagot sa mismong passage na nabasa mo. Nire-rephrase lang nila yung mga yan. So, yun ang tip ko sa reading subtest. Ang next naman is writing. Yan. Ito yung subtest na madalas binabagsak ng napakarami. Ewan ko, pero ako kasi mahilig akong magsulat, kunwari. Frustrated writer. Wow. Parang gustong gumawa ng libro noon. Pero in Tagalog, ha? Hindi English. Mahilig akong magsulat kasi parang mas na-express ko yung sarili ko sa pagsusulat when it comes to English kasi may time akong mag-revise, di ba? Pero sa IELTS, hindi ka pwedeng mag-revise dahil may time limit siya. So, kung ano yung naipasa mo, yun na yun. Basta ang point ko lang naman is, kung mahilig ka kasing magsulat, parang napapractice ka, ganun. So, yun, parang content polish na lang. Pero natututunan naman yan eh, so kailangan mo lang talagang mag-prepare. So sa writing, sa academic module kasi may 2 tasks yan. Task 1 and task 2. So sa task 1, mag-interpret ka ng mga graphs. Yan, yes. May statistics po dito. Hindi lang po pure English, kundi may statistics din. Sa graph na yan, interpret mo yung graph kung how do you understand it. Parang meron silang diagram, may drawing ng diagram sa mismong test booklet. Tapos, interpret mo siya. So, may word limit and may time limit din yan. So, ang maximum, I think, ang minimum is 200 words or 400. I'm not really sure now. Basta 200 or 400 words siya. Kung alam niyo ang sagot, i-comment niyo lang kung mali ako kung 200 or 400. Basta, either of the two. So, noong nag-re-review ako, may one time na nag-interpret ako ng graph at na-misinterpret ko yon. Yun nung pina-check ko, grabe, bagsak po ako. Basta yung score ko noon is 5 siguro dahil nga hindi ko. Dapat nga 0 na yun eh, kasi wrong interpretation. Tapos sabi ko talaga, grabe, kung mangyari to sa mismong exam, wala na. Bagsak na ako talaga. So, ang tip ko sa inyo is, intindihin nyo munang mabuti talaga kung ano yung pinapakita ng graph. Hindi yung basta magsusulat na kayo agad. Think twice, think thrice kung tama ba yung pagkaka-interpret mo sa graph bago ka magsulat. You're in the middle of your writing, parang nasa middle ka na ng mismong essay mo, bigla mong naisip na, oh my god, mali pala yung interpretation, mag-erase ka na naman. Kasi pencil yung gamit doon, so pwede mag-erase. So mag-erase ka, tapos yun, kakainin na naman yung oras mo. Well, hindi naman nangyari yung sa akin. So, parang gumagawa lang ako ng scenario. Baka ganun yung mangyari sa inyo. So, before you start, think. Before you click, think. Before you start writing. Yun yun sa task 1. And sa task 2 naman, may isang question. Magbibigay ka ng idea if you disagree or agree to that preposition. Basta sa review center kasi tuturuan kayo ng iba't ibang klase ng questions din na ibabato sa inyo sa mismong writing, na ibibigay sa inyo sa mismong writing. Tuturuan nila kayo kung paano mag-construct ng paragraph depende sa kung anong style ng question na binigay sa inyo. So, ang general tip dyan is, kasi may standard paper sila with the line, with the grid, kung saan ka magsusulat.
So sa review center ay magpo-provide din sila ng parang copy ng mismong standard paper na yon para makapag-practice ka ng mabuti sa bahay din. So ang tip dyan is, kasi may, nga sabi ko a while ago, may word limit, ang minimum is 200 or 400. So per line, dapat meron kang 8 to 10 words. Siguro dapat makalculate mo yung laki ng sulat mo para, kasi sa pagpapractice mo na yan, pagpatuloy kang nagpapractice eh, makikita mo kung ilang words yung nailalagay mo sa isang line at kung nagkukulang ka sa 8 to 10, eh pwede mong i-adjust yung size ng iyong mga font talaga, ng iyong writing para makumpleto mo yung 8 to 10 words sa isang line. Yan. So sa writing, of course, dapat continuous yung thoughts mo and merong connection from introduction, body 1, body 2, 3, tapos yung conclusion mo sa huli, huling paragraph. Yun yung sa writing. Ano pa masasabi ko sa writing? Eh, sa writing, dapat din maintindihan yung sulat mo, obviously. Yan, so, kasi ako, marunong akong mag-cursive at marunong din akong mag... Ano ba yung opposite ng cursive? Hiwa-hiwalay. Basta yun na yun. Yung ganyan, pero dapat proper, big letter, small letter, ganyan. Nung gumagawa ako ng practice writing ko, nung pinapacheck ko, sabi na hindi nila masyadong maintindihan yung cursive ko. Kaya, yun, ang ganda pa naman, grabe nung elementary kami, alam niyo kung paano yung pagtuturo ng teacher namin para magaya namin yung pagsusulat. Tapos nung nag-college na ako, hindi rin pala maintindihan. Nung nag-review ko ng IELTS, hindi rin pala maintindihan. But anyway, yun ang ginawa ko. So nag-practice din ako ng nag-practice sa writing. So of course, i-check nila dyan yung grammar mo, yung subject-verb agreement, importante yan, yung is, are, and of course yung use of prepositions. Minsan dyan din ako nahihirapan sa prepositions, it, at, on, in. Ano pa ba? Basta yung mga yon, for, of, yan. So, dapat maingat ka din dyan pag namali ka. Mali na rin yung thought na naibibigay mo. Diba? May time limit din yan. So, mag-practice ka lang at i-time mo yung sarili mo. Of course, huwag kang mandadaya pag nagpa-practice ka. Dapat, after mong magawa yung writing mo, hindi mo na siya pwedeng i-revise bago mo siya ipa-check. So, kung ano yung nagawa mo sa mismong time limit na yun ang ipa-check mo sa review center, kung magre-review center man kayo. At yon nga, ang advantage din, kasi pag writing, mag-check nila. May taong mag-check ng iyong practice writing. Hindi yung ikaw yung nag... Kung self-study, ikaw yung gumawa ng writing, ikaw din ang mag-check. Diba? Parang, tsaka kung may kakilala ka, parang abala naman kung ipapacheck mo pa sa ibang tao. Pero kung teacher naman yung mama mo, eh, why not? Sige, ipacheck mo yung practice writing mo. So, yun ang tip ko sa writing. And, yun, basta mag-practice lang din talaga. Kasi yun ang ginawa ko. Ang last test, ang pinakaayaw ko dito sa subtest, sa IELTS na to, ay ang, yeah, speaking. Yan na yung last. So, sa speaking, dyan ako kinabahan. Kasi hindi ako ganun kagaling mag-express o ng sarili ko, ng thoughts ko verbally. Ito yung Tagalog na nahirapan pa ako. So, kailangan yan ng confidence and practice din. And minsan kasi sa akin, pag kinakabahan na ako, dire-diretso na akong nagsasalita ng English, tas hindi ko na sure talaga kung tama pa ba yung mga words o yung ano ba yung grammar na sinasabi ko. So sa speaking, para siyang interview, may mga rooms noon. So maraming examiners, naka-allocate kami sa per room kung saan man kami pupuntang examiner. So I think swerte ako sa napuntahan kong examiner kasi tinuturoan niya ako. Parang nagsa-sign language siya noon. Feeling kong babagsak na ako kasi tinuturoan niya ako eh nung time na yon. So sabi ko, ala, nung after ng exam talaga, mas kinabahan talaga ako sa speaking ko kung bakit ganun yung examiner, parang nagtuturo siya, ganyan. Ala, baka makita nila to. Well, anyway, thankful ako sa'yo, sa examiner ko. Hindi ko namalala kung anong pangalan niya. So, yun, sa speaking, so, first impressions last. So, pagbuka pa lang ng bibig mo, dapat i-capture mo na yung attention ng examiner and yun, yung mapapa
concentrate o focus siya talaga sa sinasabi mo. Huwag kang magpapacute. Yan. Huwag kang pabebe pag nagsasalita ka. Like, oh my god, ganyan. Like, yes, my name is, you know, Fritz Suniga, you know. Bawasan mo rin yung mga feelers na ganyan, yung mga you know, kasi mahalata nila yan. So, ano bang preparation ang ginawa ko noon sa speaking? Practice makes perfect talaga. So, you need to practice. Practice lang. So, para ma-practice yung speaking mo, eh, you can talk in front of a mirror para makita mo yung sarili mo din at ma-evaluate mo kung ano yung mga facial expressions mo, ganyan. And better yet, eh, makipag-usap ka in straight English with your workmates, colleagues, ganyan, kung hindi ka nahihiya sa, with your friend and sa bahay nyo. Yan, mag-English ka din kahit nagtatagalog sila, kahit nag-iilokano yung mga yan sa bahay nyo eh. Englishin mo sila. Yan. Ginawa ko din yan. Kasi nagtatawa na pag nag-English ka. Alam naman na magtitig ako ng IELTS exam noon, kaya they understand na kaya ako nag-English. Hindi dahil nagkukunwaring konyo ako, pero dahil kailangan kong mag-practice para maipasa ko yung exam. Yan. So, speaking din, dapat may intonations ka. I mean, dapat colorful yung pagkaka-deliver mo ng mga words and phrases and sentences. Yan. Dapat hindi ka monotonous like, my name is Fritz Suniga and I live in Poblacion, Banipang, Kasinan. Hindi dapat gano'n. Dapat lively ka at iba-iba din ng, yan, ano ba, intonations nga bang tawag doon? Parang kumakanta ka gano'n. It won't matter then kung anong accent mo. Basta dapat ma-pronounce mo lang ng maayos yung words at maintindihan nila yon. If you go for the speaking test, dapat yung appearance mo ay pang-interview din. Hindi yung basta naka-t-shirt ka lang, naka-shorts, hindi yon, hindi accepted yon. So dapat semi-formal ka, I think semi-formal lang din ako noon, para mag-a-attend ka ng interview, kasi parang interview yan eh. So you need to look present. And yeah, para ma-feel nila na nag-prepare ka talaga for the exam. So, yun. Yun lang naman ang mga tips ko sa inyo. Ano pa ba? Wala na akong maisip. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At sana, at some point, eh, natulungan kayo ng mga tips na binigay ko sa inyo. And kung may mga questions kayo regarding IELTS, eh, yan, may comment section dyan sa baba at pwede nyong isulat dyan yung mga questions nyo at susubukan kong sagutin yan para mas matulungan ko kayo sa preparation nyo. Good luck po sa lahat ng mga mag-take ng exams. Dasal lang and work hard. Give all your heart, all your brains, all your souls, all your neurons, all your bloods and sweat. Gawin nyo ang lahat. If there's a will, there's a way. Yan. And victory loves preparation po. And sana ma-apply nyo yung mga tips na makatulong yon at maipasa nyo. Yan. Go for first take lang. Yan. Maipapasa nyo yan. Kapit lang. Believe in yourself. Isa din yan sa mga tip ko pala sa inyo. So, best of luck. Best wishes sa lahat ng mga magtitake ng exam. And sana maging successful kayo sa path na inyong pupuntahan kung saan mang bansa yan. Malaki yung tiwala ko sa mga Pinoy pagdating sa English. Yan, hanggang doon na lang. So, maraming salamat sa mga nanood. If you like more of this kind of videos, please comment down below and mag-comment din kayo ng mga questions nyo na pwede kong sagutin through vlogs like this. So, maraming salamat guys and see you on my next vlog. Bye!